Hello, kumusta tayo mga idol? So ngayon pag-usapan lang natin itong about dito sa video na ito, na isa ko na video na medyo malaki yung kinita, samantala ay ang views niya ay 1,000 views lang. Kung makikita nyo, malaki ang kanyang kinita dito. Ngayon, bago tayo pala magpatuloy, kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan na i-click yung subscribe button para ma-update ka pa sa iba ko ng mga videos. Thank you! At mag-intro muna tayo. So, yun nga. Pag-usapan natin itong bakit yung video na ito, samantala sabi nila, yung 1,000 views daw ay ang kinikita lang sa YouTube channel, abot lang ng depende sa $2 or minsan $3 to $5, pero 1,000 views. So bakit nagkaganon na ito na videos ko malaki yung kanyang kinita? Imagine mayroon lang siyang ilang views lang yun, 1,000. Meron lang siya 1,048 views ayon dito pa lang sa akin nakikita ngayon. 1,048 views. Tapos ang kinita niya sa ngayon na $114. Imagine mo yun na 1,048 views. Tapos kumita siya ng $114. Ito siya. Basta makikita niyo dito sa ibili. Makikita nyo naman kung ilang views siya. So ngayon, pag-usapan natin bakit ganun na malaki yung kinita ng videos na ito. So may, hindi kasi pare-parehas yung mga video na kumikita ng malaki. Mayroon kasi mga videos na mababa talaga yung bigay ni YouTube. At ito pa, dapat tandaan natin. Yung gagawa tayo ng mga videos, dapat yung mataas yung NIS niya or yung CPM. Like example ng mga videos na games, yun, medyo mataas yan. Pero ang pinakamataas talaga, ito yung mga yung nagbibintay, mga negosyo, yung mga marketing, matataas yung CPM niyan. At ito pa, pinakamahalaga. Kung ang mga manunood mo ay nasa bandang Europe, Amerika, iyon talaga. Ang nangyari kasi dito sa video ko na ito, ang mga nanonood sa kanya halos na 100% ay Amerika, sa Amerika, US. Ibig sabihin halos 100% ay sa US, United, 56% United States yung kanyang nanonood. Tapos ito pa, yung sa Philippines na 2.9% lang. Kaya ganun ang nangyari sa video ko na ito, na ang nangyari na tumaas yung kanyang revenue, tapos yung CPM niya tumaas din. Kasi anong ibig sabihin ng CPM pala? Ito ay cost per miles. Kaya ganun ang nangyari na mataas ang binigay. Imagine mo ha, yan o, 1,048 views, 1,044 views, kumita ng $114. So ngayon, tips ko sa inyo kung gagawa kayo ng mga videos. Mas maganda gumawa kayo, example, di ka, mga games. Pwede yun, mga games. Tapos mga gawa kayo ng mga kahit reaction videos lang ng mga network marketing, mga nagbibinta, about mga negosyo na example gusto niyo promote. Kasi yung mga yan, kasi malaking bigayan. Kasi kung mag-upload ka lang ng about ng mga nakakatawa, mga animals, mga TikTok,
Wala. Sobrang sinti mo lang talaga ang kikitain mo dyan. Kaya ang maganda, mula ngayon, kung napapanood mo ang video na ito, simulan mo gumawa ng mga content na medyo tataas yung value. Katulad na lang itong kasi, ang content ko na ito pala, yung ginawa ko na ito, ay about naman ito sa CPM, mataas na CPM, about sa mga videos. Ito yung nakaraan ko na ginawa. Kaya siguro, ang ginawa din ni YouTube, medyo na pinromote niya na malaki ang bigay niya. Tapos ang mga nanonood pa ay kalimitan talaga mga nasa ibang bansa. Kaya ganun ang nangyari. Kaya meron din kasi mga trending na pumapasok na ibang bansa. Tapos ang nangyayari, sumasabay yung video mo sa ibang bansa. Hindi siya naging trending kasi dito sa Pilipinas. Naging trending siya sa Amerika. Sumabay sa mga videos doon. Ko alam kung paano nangyari. Dahil nga siguro sa title. Kasi meron mahalaga rin kasi yung mga title nyo. Kailangan descriptive yung title. Yung thumbnail. Yung talagang makita. Kailangan maganda. Kailangan malinis siya tingnan. Kasi pag gano'ng nangyari, nakita ito ng YouTube algorithm, na ipopromote nila ito sa mga lugar na magaganda. At tataas ang kanyang value ng video na yun. Basta maganda yung title, maganda yung kagawa ng thumbnail, malinis. Ngayon, ipopromote talaga ni YouTube yung video mo. Di man siya i-promote pero mataas ang value niya. Ibig sabihin mataas yung CP niya, mataas ang bawat nanonood, mataas ang bigay. Napaka-importante din isa na paggawa ka ng mga videos. Example, medyo professional. Pag mga medyo professional ang ginagawa mo, ang mga background mo, suot mo, yun, isa rin yun na medyo mataas talaga ang binibigay ni YouTube. Iwan ko kung bakit, parang parang nagba-background check si YouTube. So, ganun yun. Kaya nangyari siguro yung itong isa ko na video na tumaas yung kanyang kita. Hindi naman siya masyadong social eh. Bibigay lang ko ng mga tips about dun. Tapos, iyon na. Nangyari. Kaya, hindi naman lahat ng videos yun nangyari. Kaya, ang maganda na gawin nyo, gawa lang kayo ng mga content na medyo high profile. Maganda siya tingnan. Kung asan nyo lang naman yun, basta halo-halo, kung gusto nyo lang halo-halo, kayo naman bahala dun eh. Kasi kung saan kayo masaya. Sa akin lang naman na tips lang. Pwede naman halo-halo rin gawin nyo. Kasi meron naman dyan talaga lalabas na medyo mataas ang bigay sa inyo. So hanggang dito lang, I hope na mayroon kayo nakuha na kaunting idea mga idol. Kaya bago tayo magtapos, kung bago ka lang sa akin YouTube channel, huwag mong kalimutan na i-click yung subscribe para ma-update ka pa sa iba kong mga videos. Thank you. God bless.